pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Umalis ka sa katawan ng taong ito. Sino ka naman para paalisin ako? Ako, ang sugo ng ating Panginoon na magbabalik sa'yo sa impyernong pinanggalingan mo. Wala ang Panginoon mo dito. Tumahimik ka! Sa langit at sa lupa, nandun siya. Lumayas ka! Sister, ano nangyari sa'yo? Sister, sumagot ka. Ano nangyari sa'yo? Teka, wag mo sirain yung rosaryo. Sister, ano nangyari sa'yo? Sister, kumusta ang pakiramdam mo? Sister, okay ka lang? Ano pong nangyayari? Bakit po ako nandito sa clinic? Kasi nung nasa kabilang bayan daw kayo habang nag-e-exorcismo si Father Ben, May ano? Anong nangyari, sister? Sabi, nagdadasal ka daw, pero ibang lingwahe? Hindi ko kasi alam. Sorry, sister. Wala akong idea. Pasensya ka na. Pero hindi daw nila maintindihan. Dasal? Ang huling natatandaan ko po, pinaalis ni Father yung demonyo sa katawan ng babae. Pagkatapos nun, wala na akong maalala. Yun pala, sister. Sabi din nila, sinisira mo daw yung rosaryo. Hindi ako sure, ha? Balibalita lang. Gusto ko lang malaman mo kung anong nangyari. Talaga po ba? Naku, patay na naman ako kay Mother Superior nito. May isa pa silang pangyayari na hindi kinikwento. Ayaw kasi magsalita ni Father Ben, pero mukhang gulat na gulat sila sa nakita nila eh. Si Sam. Kilala bilang Sister Sam. Nag-iisang anak sa kanilang pamilya. Sobrang relihiyoso ng kanyang mga magulang kaya wala na siyang nagawa nung nagdesisyon ng kanyang mga magulang na ipasok siya sa kumbento para magmadre. Dahil sa lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya, parang ginusto na rin niya yon na mangyari. Father Ben? Father, saglit lang po. Father, Sam, wait lang kumusta po. Ka? Ito po, medyo nahihilo pa rin po ako, Father, pero okay naman po ako. May gusto lang po sana ako itanong kung tungkol dun po sa nangyari kagabi. Sister, pwede ba sa susunod na lang natin yan pag-usapan? May dadaluhan kasi akong meeting ngayon at medyo late na din ako. Pagpasensyahan mo na muna ha. Medyo busy lang ako ngayong araw na to, pero mag-uusap tayo sa susunod na araw. Sige po, Father. Mag-ingat po kayo. Isang malaking palaisipan pa din kay Sam ko ano ba talaga ang nangyari nung araw na yon. Walang gustong lumapit sa kanya. Wala din gustong kumausap. Para bang nilalayuan siya ng lahat ng tao. Sister Sam, pwede ka bang makausap kahit sandali? Magandang umaga po, Mother Superior. Opo, sige po. Halika. Alam mo naman na matagal na nating pinangangalagaan ang reputasyon natin dito. Hindi ba? Opo. May nangyari nung mga nakaraang araw na hindi masyadong maganda. Alam mo naman siguro yun. Opo, alam na alam ko po. Gusto ko lang naman malaman. May pinagdadaanan ka bang mabigat na problema na gusto mong ikwento sa akin? Wala naman po. Mukhang malakas na naman itong ulan na to. Mother Superior, mukhang malakas na naman po itong ulan na to. Yun pong ano po natin, daanan ng tubig dun sa alulu. Mukhang parado na naman po. Kapag po lumakas ng ulan, baka po bahain tayo sa loob. Sige, tignan nyo na lang muna kung ano magagawa ninyo. Pero kung
Hindi na kaya. Eh, paraanan na lang natin. Napakadelikadong gawin yun habang umuulan. Opo, opo. Sige po. Mag-ingat ka. Sister Sam? Po? Tsaka na lang siguro tayo mag-usap. Mukhang malakas ang ulan hanggang sa bayan. Alam mo naman na puntahan ng mga tao itong kumbento kapag pahana sa bayan. Opo, naiintindihan ko po. Sige na. Gawin mo nang mga kailangan mong gawin. Bumuhos ang malakas na ulan buong maghapon. Aligaga ang lahat sa pag-aayos. Madre Superior, ang dami na naman pong tao sa labas. Eh, parang lagpas tao na po ata yung baha dun sa bayan. Ha? Hala, sige. Buksan ang mga pintuan at papasokin ang mga tao. Dali-daling napuno ang function room sa sobrang dami ng tao. Halos hindi na sila magkarinigan. Hindi na rin sila magkasya. Mother Superior, tignan mo po si Sister Sam. Saan yun pupunta? Hindi ko po alam. Para na naman siyang wala sa sarili. Ano kayang nangyayari sa kanya? Sa function room na yon, may malaking bintana sa harap. Sobrang laki nito na masasakop ang isang buong tao. Nakita nilang naglalakad si Sam papunta dun sa bintana. Kasabay ng nagsasalita ang mga tao. Kulog at kidlat na para bang nag-aaway. Walang may alam kung anong nangyayari kay Sam. Pero ang hindi nila alam, sinusunod lang nito ang mga boses na naririnig niya. Sige. Gawin mo. Sige. Lakad lang. Gawin mo yan. Sige lang. Itinaas ni Sam ang kanyang kamay at biglang... Ano nangyari? Uy, biglang tumigil yung ulan. Parang tahimik na ata. Ano nangyayari? Parang tumahimik na ata. Ano na nangyayari dito? Kaya na siguro tayo umuwi. Panginoon ko. Anong nangyayari? Isang milagro, Mother. Isa po itong milagro. Isang milagro nga. Lumapit si Sam sa lalagyan ng mga tinapay. Tinakpan niya ito at hinawakan. Bigla niya itong tinanggal. At napatahimik lahat ng tao nang makitang punong-puno ang tinapayan. At ang tubig naging alak. Kumain kayo. Walang kumikilos. Walang umiimik. Lahat tulala lang sa nangyari. Ilang saglit pa, biglang hinimatay si Sam sa gitna ng maraming tao. Kinabukasan. Nakakakilabot yung nangyari kahapon. Hindi nga din ako makapaniwala. Oo nga. Magandang umaga. Magandang umaga rin, Sister Sam. Good morning. Bumati si Sam ng maingiti sa kanyang muka. Takang-taka ang dalawang madring kaibigan ni Sam sa kung anong nangyari. Isang medical mission noon ang nagaganap sa loob ng kumbento. Napakaraming tao na may sakit ang nagpunta. Habang nakapila ang lahat, napansin nilang naglalakad na naman si Sam sa gitna ng mga tao na parabang nawawala na naman siya sa sarili. Sister, ayan na naman si Sister Sam. Ano bang nangyayari sa kanya? Ang hindi nila alam, nakita din ito ni Mother Superior at dali-dali itong pumunta para pigilan si Sam. Sister! Sister, gumising ka! Ano ba nangyayari sa'yo? Huminto si Sam sa paglalakad at unti-unting dumikit sa tenga ni Mother Superior at pumulong. Ito ang gusto ng Panginoon. Wala kang pakialam. Nalaki ang mga mata ni Mother Superior nang marinig ito. Patuloy na naglakad si Sam sa gitna ng maraming tao. At nang makarating ito sa dulo, bigla itong nagsalita. Kayong mga tao, mga wala kayong alam, mga makasalanan, lumuhod kayo sa akin. Ako ang magpapagaling sa inyo. Maririnig mo ang takot sa mga usapan ng mga tao na nandoon. Lumapit si Sam sa isang pasyente. Ikaw,
Gusto mo bang makakita? Opo. Hinawakan ni Sam ang mga mata nito at biglang... Liwanag. Nakakakita na ako. Unti-unting nagpalakpakan ng mga tao. Milagro. Isa itong milagro. Isang milagro. Totoo nga. Isa nga ba talaga itong milagro? Hindi natin masisiguro, Father Ben. Nakakamangha na. Buhay pa siya, pero nagmimilagro na. Masama pa din ang kutob ko. Parang hindi tama. Saan na nga ba nang galing tong si Sister Sam? Mga deboto ng simbahan ng mga magulang niya. Hindi sila mag-aanak kaya ganun na lang ang pagsisilbi nila sa simbahan. Umabot na rin ng 4 na taon, Father. Hindi sila nagkaanak at simula noon, hindi na sila bumalik. Kailan ba sila ulit bumalik dito? Dito lang, Father. Mga 3 taon lang nakakaraan nung dinala nila si Sam dito para magmadre. So wala pala talaga tayong paraan na makausap ang mga magulang niya? Sa ngayon, Father, parang wala po. Pero pwede ko naman pong gawa ng paraan. Mother Superior, Father Ben, pasensya na po. Buksan niyo po yung TV. Sister, ano nangyayari? Basta po, buksan niyo na po ngayon yung TV. O sige na sister, ito na. Sa mga nagbabagang balita, hindi makapaniwala ang mga mangingisda dito sa ating bayan sa dami ng isdang nahuhuli nila ngayon sa baybayin. Nakakabahala na ito, Mother Superior. Mother, Father Ben, natatakot na din po kami. Kay Sister Sam, bakit? Anong meron? Anong nakikita niyo? Madalas po, sa madaling araw, bumabangon po siya tapos nagsasalita po siya. Ano bang sinasabi niya? Ano po, parang... Ito ang katapusan. Luluhod kayong lahat sa akin. Parang ganun po, Mother Superior, Father Ben. Hindi na po namin kaya. Teka nga, Father. Nung gabi ba na nag-exorcismo kayo, ano ba talaga nangyari? Nakakabagabag, Mother Superior. Nagsasalita siya noon ng ibang lingwahe. Hindi naman talaga ako ang nagpaalis dun sa demonyo eh. Sino po? Eh, di siya. Habang nagsasalita siya, takot na takot yung babae sa kanya. Alam mo, kadalasan hindi natatakot ang demonyo sa pare o sa Diyos. Dahil natatakot sila sa demonyong mas mataas pa sa kanila? Nagtingin na ng dalawa sa nadiskubre sa nangyari. Dali-dali silang tumakbo sa function room at nakita nila si Sam na nakatayo doon. Sister Sam? Sister, kumusta ka? Napakatalino niyo talaga. Hamak na mga tao lang naman kayo. Patingin-tingin si Mother Superior sa paligid ng biglang. Sister Stella! Nakita niya si Sister Stella na nakahandusay sa sahig na may laslasang leeg. Mahabaging langit. Mother Superior, halika na! Hindi kayo aalis dito! Napakawalang hiya mong demonyo ka! Father... Walang hiya? Wala naman akong ginawang masama. Nakatulong pa nga ako, di ba? Umalis ka na sa katawan ng alagad ng Diyos. Alagad? Alagad? Sino bang alagad ang tinatawag mo? Alam mo ba kung sino tong alagad na sinasabi mo? Alam mo ba? Ha? Lumapit sa akin ang mga magulang niya nung hindi sila magkaanak. Ay, kawawa. Kawawa ang kanyang ina. Sino ba naman ako para tumanggi? Binigyan ko sila ng anak gamit ang sarili kong dugo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Anak ko, ang alagad mong ito. At ngayon, ako ang bubuo ng alagad
mundo. Stella, bumangon ka. Gulat na gulat si Mother Superior at Father Ben. Biglang nabuhay si Sister Stella. Ang pitong milagro. Ano yun, Father? Anong pitong milagro? Sa libro ng mga demonyo, kapag nalalapit na ang katapusan, lalabas ang Antikristo para mamuno sa laban. Hindi ko maintindihan, Father. Wala na akong maintindihan ngayon. Para malaman kung sino siya, dapat magawa niya ang pitong milagro. Parang pagyurak sa pangalan ng ating Panginoon. Si Sam? Si Sister Sam? Una, ang pagpapaalis ng mga demonyo. Pangalawa, ang pagmamanipula ng panahon. Pangatlo, pagpapakain sa tao. Pang-apat, alak mula sa tubig. Pang-lima, saganang ani ng mga isda mula sa dagat. Pang-anim, pagbuhay ng mga patay. Pang-huli, at pang-pitong milagro, ang pagbuhay sa kanyang sarili pagkatapos ng kamatayan. Panginoon ko, Panginoon ko. Sa oras na mamatay si Sister Sam at mabuhay muli, siya ang iihip sa trumpeta ni Gabriel na magsisimula ng laban ng langit at lupa. Sinasabi mo ba na siya si Satanas? Hindi. Pero sa ngayon, siya ang reyna ng impyerno. Sa gabing ito, masasaksihan niyo ang bagong mundo. Habang nasa gitna si Sam, nakita ni Mother Superior at Father Ben na tumatakbo si Sister Stella papunta kay Sam na may hawak na kutsilyo. Sister, tingin ka naman dito. Sister, tingin ka naman dito. Picture lang, sister. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo ngayon para sa isang exclusive interview sa tinaguriang Santa ng ating henerasyon. Sister Sam, kumusta? Sister, anong masasabi mo na kinikilala ka ng isang santa ngayon ng mga deboto mo? I mean, buhay ka pa pero santa ka na. Ano ka ba? Wala naman yun. Wala akong ibang gusto kung hindi makatulong. Ang gusto ko lang naman, mabago ang mundo. Aba, Kinoong Maria, pupuno ko ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mother Superior, dumating na po si Mother General kasama ang mga tauhan ng dioceses. Hindi mo ba alam na oras ng pagdarasal ngayon, Mario? Pasensya na po, Mother Superior. Nasaan ba ang modo mo? Hindi naman na siguro magagalit ang Panginoon kung babatiin mo kami, Mother Superior. Mother General, magandang araw po. Hindi naman na siguro lingid sa iyo ang mga nangyari sa isang kumbento ng ating kongregasyon. Isang santa? Hindi ka panipaniwala. Ngunit sinasamba na siya ngayon. Nakaabot po sa amin ang balita. Kasama ko ngayon ang mga tauhan ng dioceses para mag-imbestiga bago natin iparating ito sa Roma. Hindi tayo pwedeng magpadalos-talos. Kasama ko si Father Peter para pangunahan ang lahat. Magandang araw, Mother Superior. Magandang araw, Father. Ikaw ba yung... Yung kay Sister Sam? Oo, ako nga. Si Father Ben. Si Mother Superior. Sa kasamaang palad, matapos ang pangyayaring iyon sa kumbento, ay umalis sa pagpapari si Father Ben at hindi na muli pang nakita. Si Mother Superior naman ay ay hindi na... Anong nangyari? Sabihin mo na, Father. Matapos sa mangyari ang lahat,
parang bumalik sa pagkabata ang isip ni Mother Superior. Hindi na niya kami makilala. Palagi ang pangalan na lang ni Sister Sam ang nababanggit niya. Pakiusap, Father. Huwag mo nang mabanggit-banggit pa ang salitang sister sa pangalan ng huwad na si Sam. Kahit kailan, hindi naman siya naging puro. Hindi siya karapat-dapat na tawaging kasapi ng kongregasyong ito. Mas mainam ho siguro na doon tayo sa aking silid aklatan mag-usap. Karamihan ng mga madre dito, hindi pa alam ang nangyari. Isang maliit na dasal para sa mga nagdurusang kaluluwa sa impyerno. Yan ang turo ng mga matatanda sa atin noong tayo'y mga bata pa. Ngunit paano kung ang impyernong kinakatakutan natin noon ay magsakatawang tao? Kakayanin pa kaya ito ng maliit mong dasal? Ano na ho ba ang estado ng pangyayari? Malala na, Mother Superior. Kalat na ang balita ng sinasabing pagmimilagro ni Sam. Nasa radyo, palimbagan at maraming programa sa telebisyon ang nagpapalabas ng kwento. Inusig na ng mga tao ang simbahan upang kilalanin siyang santa. Walang kaalam-alam ang mga tao sa nangyari. Ang alam lang nila, isa itong milagro. Milagro na nakapagpapagaling siya ng sakit. Milagro na nakakakita siya ng hinaharap. At kung ano-ano pa, hindi ba mas makakatulong yun sa mga tao? Nahihibang ka na ba, Mother Superior? O baka naman, katulad ka rin niya. Tama na kayo. Hindi ito ang panahon para isama pa ang mga personal nating problema sa usapang ito. Ayon sa narinig kong balita, magbabalik dito sa Pilipinas si Sam sa dating kumbento matapos niyang magpalipat-lipat ng bansa. Nakapagtataka lang na hindi siya nagpunta sa Roma para kitain ng Santo Papa. Hindi niya yun gagawin ngayon, Father. Malakas ang pakiramdam ko na yun ang huling lugar na kanyang pupuntahan. Yun naman ang plano, diba? Sa kupi ng mundo. At mukhang mananalo siya, Mother General. Hindi mananalo ang kasamaan, Father. May punto ka, Mother Superior, pero nais ko sanang mas maging makatotohanan. Sa panahon ngayon, madali nang mabulag ang mga mata at isipan ng tao. Kadalasan, sinasalungat na nila ang simbahan para maisakatuparan lang ang mga makamundo nilang kagustuhan. Kung sakali na magkaroon ng sekta na hindi sila huhusgahan at hahayaan lang ang kanilang mga gawain, sa tingin mo ba, hindi sila sasapi rito? Matinong pag-iisip lang naman ang kailangan, Mother Superior. Pumasok ka. Magandang araw po. Pagpasensahan niyo na po ang pagparito ko ng walang paapiso, ngunit may nakarating pong balita na narito na daw po sa Pilipinas si Sister Sam at At ano, Sister? At ano daw po? Papunta na raw po siya dito. Mahabaging langit. Father! Mother General, ano pong gagawin natin? Mukhang wala na tayong magagawa kundi ang tanggapin siya dito. Kahit naman siguro demonyo, hindi natin pagkakaitan ng pagkakataon na makaapak sa bahay ng Panginoon. Ang kinakatakot ko lang, sa bahay ng Panginoon din naman siya nang galing. At kahit doon, hindi naman siya kinaya. Bahala na, Mother General. Antabay na lang tayo sa mga nangyayari. Lumipas ang ilang araw nang wala silang narinig na balita matapos ang di umano'y pagbabalik ni Sam. Hanggang sa isang araw, magandang umaga.
Sister Sam. Ah, magandang umaga din naman sa'yo. Si Mother Superior. Ah, nasa bulwagan po, hinihintay kayo. Iniintay niyo talaga ako? Kung sa bagay, sa inaraw-araw na pagdarasal nila, ngayon lang sila makakakita ng totoong Santa. Ah, sister, ano yun? Totoo bang nakakakita ka ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap? Nagdududa ka pa ba? Ha, sister? Hindi naman po. Hindi naman po sa ganoon. May nais lamang akong isang guni kung iyong papahintulutan. Sige, sabihin mong iyong nais at aking titignan. Hayaan mo, sikreto lang natin to. Kaya ako pumasok sa kumbentong ito dahil iniwan raw ako ng aking mga magulang sa simbahan nung ako'y sanggol pa lamang. Nakasanayan ko na tong buhay na ito kaya nagdesisyon ako magmadre na lang. Sa totoo lang, sister, ni sa hinagap, hindi ko nakita ang sarili kong maging madre. Lahat ng taon ko dito, wala akong ibang naisip kung hindi ang hanapin ang aking pamilya at manirahan na lamang kasama nila. Kung ganun ang iyong nais, hindi ko ipagkakait sa iyo ang pagkakataong makasama mo sila. Akin na ang iyong kamay. Ibinigay nito ang kanyang kamay kay Sam at sinimulan tignan ang buhay ng madre. Sa kalagitnaan ng lahat, bigla itong natigilan. Ano pong nangyayari? Nakita niyo na ba kung nasaan sila? Ah, medyo pagod lang ako, sister. Malabo, madilim, na aninag ko silang ngunit hindi ko matanto kung nasaan. Ah, ayos lang po. Salamat sa pagsubok. Mauna na ako, sister. Sandali. Anong pangalan mo? Kalista po. Mainam, sister Kalista. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Maghanda na kayo. Natatakot ako, Mother General. Hindi ito ang tamang oras para sa ganito. Nandito tayo bilang kinatawan. Hindi ito ang simbahan. Ha? Magandang araw sa iyo, Sam. Ganyan mo na lang ba ako batiin, Father? Para namang wala tayong pinagsamahan. Hindi kami narito upang makipagkamustahan, sister. Alam ko. Mother General, namiss kita. Tama na ang biruan. Maaari kang maupo kung gusto mo. Napakagalang mo naman, Father. Pero salamat. Bakit ka ba naparito? Ay, gusto ko lang naman sanang kumustahin ka, Father. Sa pagkakaalam ko, ikaw na lang yung natira sa kumbento pagkatapos kong maging ganap na Santa. Tama na yung pagtawag mo sa sarili na Santa. Kumalma ka, Father. Ngayon mo lang naman ako tatawaging Santa. Pag naisa katuparan ko na ang mga plano ko, tatawagin mo na akong Diyos. Lapastangan. Kahit kailan, hinding-hindi kami luluhod sa'yo. Hindi ko naman hinihiling na kusa kang lumuhod. Kayang-kaya naman kitang paluhurin sa harapan ko. Walang lugar sa langit man o sa lupang ito ang mga katulad mo, Sam. Makikipaglaban kaming mga alagad ng Diyos upang mapuksa kayo. Nagpapatawa ka ba? Sa oras na mahipa ng trumpeta, magsisimula na ang digmaan at kayong mga walang kamuwang-muwang
lilipunin ko kayo papunta sa impyerno kung saan habang buhay niyo akong sasambahin. Eres todo un estúpido. Pumasok ka. Paumanhin. Nais ko lang po sanang ipaalam na tumawag ang arsobispo upang kamustahin ang kalagayan dito. Sister Calista. Tamang-tama. Halika. Pumasok ka. Ang mga bagong madre ng ating kongregasyon. Saludo ako sa inyo. Talagang masiga-asig kayo sa paghikayat ng mga kaawa-awang ulila para maging trabahador ninyo dito sa simbahan, no? At anong kahangalan iyang pinagsasasabi mo? Wala kaming pinipilit na pumasok dito. Kusang loob ang lahat. Kung nararamdaman ng isang individual na tinatawag sila ng Panginoon, bakit hindi? Tama naman, hindi ba, Sister Calista? Opo, Father. Huwag kang hangal, Calista. Wala po akong kinalaman dyan. At kinalaman saan? Sister, anong ginawa mo, Sam? Relax, Father. Ayun ka na naman eh. Baka ikamatay mo yan. Sister Calista, maaari ka nang lumabas. Opo, Father. Isang hakbang mo pa. Lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya mo, hinding-hindi mo na malalaman. Tumigil ka na, Sam! Bakit, Father? Wala naman akong ginagawang masama. Tinutulungan ko lang naman ang ating kapatid na makita ang kanyang pamilya. Hindi ba, Calista? Huwag mong lasunin ng utak ng alagad ng Diyos, Sam! Ako pa talaga ang sisisihin mo? Ha, Padre? Bakit hindi mo tanungin si Sister kung ano ba talaga siya dito? Sister Calista, totoo ba to? Father, patawarin niyo po ako. Ako'y nagkasala. Patawarin niyo po ang madumi kong isip. My God, Calista. Ang dami mong sinasabi. Gusto mo ba talagang malaman kung sino ang pamilya mo? Ha? Sam, tama na. Tumahimik ka dyan. Tandaan mo, Padre. Wala kang silbi. Sa impyerno din ang bangsak mo. Uuuri niyang katawan mo katulad ng mga taong binabasbasan at binibinyagan mo. Kayong lahat, luluhod kayo sa harapan ko. Father, natatakot ako. Mother General, hindi ngayon ang panahon para matakot. Alagad ka ng Panginoon. Mas malakas ka pa sa kahit anong demonyo. Calista, mahal ko. Gusto mo bang malaman kung nasaan na sila? Gusto po. Yan. Pero kung gusto mong malaman, sundan mo ako. Potens Domino Obscuroyo. O makapangyarihang Panginoon ng Kadiliman. Komnya Turum. Sa pamamagitan mo, tumigil ka sa amin. Lahat ay maglalagablab sa dagat-dagatang apoy. Semitatwasit. Potestate. Ang kapangyarihan, iyari aming maging gabay. Desiderio meor tueron. Dikin mo ang aking kagustuhan. Quod inferno sit superteram. Sa impyerno maging dito sa mundo. Laudate a Satanas. Papuri, Satanas. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Napakahalang ng kaluluwa mo, Sam. Huli ka na, Padre. Akin na si Calista. Sabihin mo na kung nasaan ang pamilya ko. Gusto mo ba talagang malaman? Ginawa ko na ang gusto mo. Pwes, pinatay ko na sila. Sinungaling kang demonyo ka talaga. Subukan mong itikom yung bibig mo. Isang salita pa ang lumabas dyan. Isusunod kita sa mga magulang mo. Mas mabuti pa nga siguro at gano'n ang mangyari.
kaysa maging alipin mo. Alam mo ba kung bakit ko sila pinatay? Ha? Nagmula ako sa dugo ng demonyong tinawag nila nung hindi magkaanak ang aking ina. Ipinanganak ako ngunit iniwan din ako sa kumbento, Kalista. Sinubukan ko silang hanapin pero nalaman ko na nagkaanak pa sila ng isa. Na iniwan din nila sa kumbento. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang hangal, Kalista. Magkapatid tayo. Iisang dugo lang ang dumadaloy sa ating dalawa. Kung sa tingin mo demonyo ako, pues, demonyo ka din. Parehas lang tayong lalangoy sa dagat ng apoy. Sister Kalista, nililinlang ka lang yan. Huwag kang makinig sa kanya. Hindi ba sinabi kong tumahimik ka? Hayaan mo na, Father. Kung ito talaga ang aking kakaharapin at kapalaran, tatanggapin ko ito. Isang pakiusap ko lang. Ipanalangin mo ang kaluluwa ko, Padre. Parang awa mo na. Sa ngalan ng Diyos, umalis ka, demonyo! Wala ang Panginoon mo dito, Padre. Yes! Magandang araw sa ating lahat! Exciting ang ating episode dahil pinaunlakan tayo ng ating mahal na Santa. Welcome, Sister Sam! Mapagpalang araw sa inyong lahat. Naku, balita namin na nakita daw kayo ng iyong matagal na nawawala ng kapatid. Oo, actually, kasama ko siya ngayon. Halika! Mapagpalang araw sa lahat. Oh, ano ang iyong pangalan? Kalista. Sister Kalista. At nagbabalik tayo ngayon sa Magandang Umaga, Pilipinas. So, kayo na ngayon ang tinatawag na Miracle Sisters dahil sa mala milagrong ginagawa ninyo, hindi lang sa Pilipinas, maging para sa buong mundo. Anong masasabi mo, Sister Sam, sa ibinigay na titulo sa inyong dalawa? Siyempre, nakakatuba ng puso. Hindi naman namin to ginagawa para sa sarili lang namin o para lang sumikat. Gusto lang talaga naming makatulong, lalo na sa mga mamamayan nating walang-wala talaga sa buhay. Oh, ibang-iba talaga, hindi ba? Ikaw naman, Sister Kalista. For sure, bagong-bago sa'yo itong ganito kalaking tagasunod. According kasi sa ating research na buong buhay mo, sa kumbento ka nakatira, tama ba? Ah, tama ho. Aaminin ko ho, sobrang laking pagbabago nito sa buhay ko. Maliban sa kasama ko na ngayon ang kapatid ko, nakakatulong pa kami sa ibang tao. Hindi ko man to hinangad. Ngunit ito ang nais ng ating Panginoon upang tayong lahat ay magbuklod. Kung kami ang magiging instrumento ng pagiging isa ng buong mundo, malugod kong tatanggapin ang tungkuling ito. Pumasok ka. Magandang umaga po, mahal na Arsobispo. Anong kailangan mo, Father Elijah? Nababagabag lang po ako sa mga napapanood ko sa telebisyon. Walang kaalam-alam ang mga tao sa kung anong kapahamakan ang mangyayari sa ating lahat. Akala ng mga tao, sugo ng simbahan ang dalawang ito. Ngunit ang hindi nila alam, nakapatong sa balikat ng dalawang ekskomunikadong ito ang buong impyerno. At naghihintay lang sila na gawing ikasampung impyerno ang mundong ito. Yun po ang kinakatakot ko. Una si Father John, tapos si Father Peter. Nawawala na po tayo ng magigiting na kaparian para lumaban sa dalawang to. Maging yung mga madre ng kumbento kung saan sila nanggaling, lahat patay na.
Ang inaalala ko lang ho eh, na walang ginagawa ang simbahan upang pigilan ang mga nangyayari. Kine-question mo ba ang ating kongregasyon? Ay, hindi. Hindi ho. Kine-question mo ba ang simbahan? Kine-question mo ba ang Diyos? Hindi naman ho sa ganun. Mahal na arsobispo, hindi lang ho talaga ako mapalagay. Kung hindi ka mapalagay, mas mainam atang itiko mo na lang yung bibig mo. Dahil sa pagkakatanda ko, marami ka pang mas importanteng kailangang gawin kesa pakialaman ang gawain ng simbahan. Makakaalis ka na. Ang galing ng sagot mo doon ah. Well, kanino pa ba ako matututo sa pagsagot? I'm just proud na kapatid kita. At least ngayon, may kasama na ako sa pagtupad ng propesiya sa mundong ito. Alam kong bago lang ako sa ganitong gawain. Pero ano nga bang mangyayari? Ang alam ko lang ay anak tayo ng isa sa mga prinsipe ng impyerno, pero wala akong ideya kung bakit ba kailangan pa natin gawin to. Masyado nang masikip ang impyerno para sa lahat ng demonyong nakatira doon. Ang plano ng ating ama ay gawing pang 10 impyerno ang mundong ito, kung saan tayo ang mamumuno. Malayo sa iba na pinag-aagaw-agawa ng trono ng pandemonium. Pandemonium? Ano yun? Yun ang sentro ng impyerno. Doon nakalagak ang trono ni Satanas. Doon naglalagi ang lahat ng prinsipe ng impyerno. Kung may mga anghel ang langit, yun naman ang sa atin. Nandoon ba ang ating ama? Sa ngayon, wala. Inilagak siya sa Tartaros, ang pinakamalalim na palapag ng impyerno. Nandun din ang pinakamakasalanang nilalang na nilikha sa buong sansinukob. Kung sa tingin mo, masama na ang mga tao ngayon, walang kaparis yon sa mga nakakulong sa Tartaros. Paano natin siya maililigtas? Kapag napasa atin na ang mundong ito, kayang-kaya na nating hanguin ang ating ama mula doon at dito na tayo mamumuno. Pero paano? Bukas, sa ating pagtitipon, iaalay natin sa Diyos ng kalangitan ang mga tao. Sa Diyos ng mga tao? Hindi. Sa mas mataas pa. Kay Barbelo. At sa dakilang tanda ay nakita sa langit isang babae na nararamdaman ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong 12 bituin, at siya ay nagdadalang tao, at siya ay sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema, at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Sino yan? Good evening, Father. Ha? Huh? Paano ka nakapasok dito? Sa pinto. Biro lang, Father. Kumusta ka na? Kumusta? Hindi nga kita kila... Sandali. Sam? Oo, tama. Ikaw si Sam. Correction. It's Sister Sam, Father Elijah. Ang narinig ko kasi, may mga katanungan ka daw. Baka pwede kong sagutin. Sugo ka ng demonyo. Bakit kita tatanungin? Ang ating Panginoon lang ang makakasagot sa lahat ng katanungan. Alam mo, Father, okay lang na bang magtanong ka? Wala namang mawawala, hindi ba? Besides, Father, yung sinasamba mo,
katulad lang din namin. So kung anong kaya niyang sagutin, kaya din namin. Okay? Hinding-hindi mo maaarok ang Diyos, Sam. Kahit kailan, mananatili ka sa impyerno kung saan ka nababagay. Well, look at you. Masyado ka naman atang judgmental, Father. Eh hindi lang naman ako ang may tinatagong sikreto. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Hindi mo alam? O ayaw mong ipaalam? Big difference, Father. Big difference. Umalis ka na, Sam. Wala akong panahong makinig sa mga kasinungalingan ng mga demonyong kagaya mo. Talaga ba? Bakit kaya hindi natin tanungin yung batang ginahasa mo dati? Oh, bago ka maging pare? Huwag po. Huwag niyo po akong galawin. Sa kanya kaya makikinig ka? Alam kong yun ang dahilan kaya ka nagpare. Ano? Sa tingin mo mabubura na lang yun lahat sa mata ng Diyos mo? Sino kaya sa atin ang masangal? Hindi ko yun ginusto. Oo. Nangu ako sa alak. At paminsan-minsan, nagdodroga ako. Pero napatawad na ako ng Panginoon. At kahit kailan, hinding-hindi ko na yung babalikan. Sayang, may itsura ka pa naman. Pero ang tanga-tanga mo. Buti pa yung bisugo may utak. Ikaw, Elijah, wala. Itong sasabihin ko sa'yo, hindi nakakalimot ang Panginoon mo. Walang kapatawaran ang mga ginawa mo. Kaya kami nandito, kaming mga sinasabi mong demonyo, para pagbayarin ang mga katulad mong makasalanan. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi ako yuyukod sa mga katulad mong demonyo na pinatapon sa impyerno. Hintayin mo lang, Father Elijah. Yuyuko ka din sa akin. Kasama ng lahat ng mga naniniwala sa'yo. Kaunting panahon na lang. See you in hell. Ako mismo ang sasalubong sa'yo. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan upang mapatawad na tayo ng ating Panginoon. Parating na ang paghuhukom. Narito ang ating Santa na si Sam upang buksan ang ating mga mata sa katotohanan. Ito na ang huli nating pag-asa, mga kapatid, sa pananampalataya. Hindi sapat ang pagdadasal at pagtitika sa mga kasalanan. Walang ibang kapalit ang kaligtasan kung hindi ang sarili nating mga buhay. Sama-sama nating buuin ang ating mundo ng walang kasalanan. Kasama ang ating mahal na arsobispo na nakita din ang liwanag sa lahat ng kadilimang ito. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Magsisi kayo sa lahat ng inyong mga nagawa. Sa bawat buhay na nasira ninyo, buhay niyo lang din ang kapalit. Ibigay ninyong lahat sa ating Panginoon. Panginoon, patawarin mo kaming lahat sa aming mga kasalanan. Hindi namin to ginusto. Hindi namin alam ang ginagawa namin. Patawarin mo kaming lahat mula sa demonyong gustong sumakop sa amin. Father Elijah, alam kong napapanood mo ito. Ito na ang simula ng paghuhukom. Sa ayaw mo at sa gusto, luluhod ka sa harapan ko. Lilipunin ko ang katawan mo upang ialay sa ating Panginoon. Humanda ka na sa pagsisimula ng bagong mundo.